Yan, ilagay natin yung wire dito sa ilalim. Tapos unahin natin ipasok yung female socket. Pasok natin dito sa male socket ng ignition coil. Yan, medyo matigas. So gagamitan ko siya ng long nose. Yan. Ayan, ipasok na natin yung female socket. Yun, natitirang wire na lang natin is terminal at male socket. Yung male terminal, ipapasok natin dito sa female terminal ng stacked motor. Yan, ganun lang kadali. Tapos kuha kayong liabing gis number 10. Tanggalin natin tong nut na to. Pihitin lang natin siya pataas. Yan. Pag maluwag na siya, kaya nyo ng kamay niyan. Tapakita ko sa inyo yung number ng liabi natin. Ito, ay baliktad. Yan, number 10. Tanggalin muna natin tong bolts niya. Dito natin yan ipapasok sa I-terminal. Yan. Yung butas ng I-terminal natin guys is number 10. Kaya number 10 din yung labing ginagamit natin. Tasigpitan na natin. Paghigpit, pababa naman. Yan, mahigpit na yan. Ah, make sure guys na mahigpit talaga. Hindi kasi pwedeng gumagalaw yung ignition coil natin. Yan, ito yung male terminal. Ito yung female terminal. Ito yung eye terminal ng AB remote kill switch natin. Ito. Halimbawa nagkaroon ng troubleshooting. Ito, tatanggalin mo lang to. Ito. Itong kinabit ko na ito. Tsaka ito. Tapos ito, pag natanggal mo ito, yun lang ang kabit mo doon. Yun yung stock niya kasi. Okay. Pagka nagkaroon ka lang ng troubleshooting. Ano lang yun, halimbawa na walang ka na, ay na ubos, na drain yung ano, battery mo. Sa bagay, dalawa remote mo. Tagal pa yun. Napapalitan naman yung remote ng battery, ng ano siya. Ay battery na rin. Pahit ako siya mamaya yung ano. Tapos ito, kung paano siya i-bind sa remote. Pindutin mo muna ito matagal. Pag nag-blink ng marami yan, ibig sabihin na-reset na siya. Na-reset? Wala na nakakonect sa kanyang remote. Kahit anong remote wala. Dapat iilaw yan. Ngayon, pindutin mo lang ito ng tatlong beses. 1, 2, 3. Iilaw yan. Ngayon, connect natin itong remote mo. Ito, remote mo to. Yan. Gumagana na siya sa remote mo. Bali, ito na yung, ano, sir, yung pang stop. Bina. Bina. Bina yung off mo. Yung on mo, eh. Yung pula. Yan. Subukan natin. Yung off mo ngayon, yung A. Tapos yung A. So, pagka umilaw. So, ito. Hindi ko siya pipindutin. Kasi sinasabi ko siya automatic switch. Pag itong push yung switch. Hindi mo na siya kailangan pagdahin dito. On mo. Tapos push start mo. Hindi na siya i-start kahit ka lang ngayon. Kahit siya na magnanakaw yan, hindi na siya i-start. Kahit pala hindi ko napindutin dito, basta yun ako yung iyo dati. Ano, kailangan pa pa, napindutin ko pa dito. And, ito hindi na. Yan talaga yung pinaka-function yan. Kasi pag dinigay mo sa battery yan, diretso, malulobat na malulobat yung battery mo. So ngayon, ito. Ito yung remote mo. Ito, hindi pa nakabind.
Ngayon, babind natin sila parehas. Pindutin mo lang rin ng tatlong beses to kung gusto mo ibind tong remote na to. 1, 2, 3. Pindutin mo A. Pindutin mo B. Ngayon, meron na siya. Kahit itong isang parang remote, meron na siya. Ayan. Papatayin ko siya dito. Puun ko rito. Papatayin ko dito. Ayan siya. Yan, tapos na tayo, no? Lagyan na natin yan ng cover. Palit na natin yung cover niya. Tapos, guys, lagyan natin ng plastic para hindi siya mababasa once na mag-car wash kayo. Yan, balutan nyo ng plastic. Para hindi masasayang yung pera nyo pag nabasa yung receiver na yan, kasi masisira yan. Hindi pwede mabasa yan. Hindi naman kasi waterproof yan. Ngayon lagyan natin ng electric tape para sealed na sealed siya sa loob. Wala naman magiging problema yan kahit naka plastic yan at naka electric tape, para lang sa safety ng in-install nyo na receiver o every remote kill switch, para tumagal yung buhay niya. Kahit mabasa, hindi siya masisira kasi nga naka-plastic. Ayan, tapos sunod natin, lagyan natin siya ng tie wire o ng cable tie yan. Ano ba talaga ang tawag dito? Hindi ko ano. Tayang cable tie ata tawag talaga rito. Dami kasi ang tawag dito, tie wire, cable wire, cable tie. Basta 'yun na 'yun. Lagyan natin 'to ng cable tie. Para hindi siya gagalaw-galaw pag umaandar yung motor. So guys, nakikita nyo, no? Maayos tayo mag-wiring kasi pagka ano yan, pagka yung magulo, pwede mag-cause yan ng grounded, pwede mag-cause yan ng sunog ng motor. Guys, kailangan pag nag-wiring tayo maayos, hindi yung bara-bara. Sa para ma-satisfy din yung mga customer natin, ayusin natin. So ayan, tapos na tayo. Ibabalik na natin ngayon yung mga cover niya, yung clearance, yung mga pinagtanggal natin. Ibabalik lang natin, guys. So ayun mga sir, no? Sana may natutunan kayo sa mga ginawa natin ngayong araw. Kung meron kayong natutunan, baka pwede naman pa-subscribe. Ring the bell na rin para notify kayo sa mga video ko pang gagawin. Tapos kung may katanungan kayo, comment lang kayo sa comment section below. Hanggat dito na lang, sir, mga sir, ma'am, boss. Salamat po sa panonood.